Lumabas na ako ng tissue, wait lang. Kailangan mo? Hindi, hindi naman. Actually, praise God. Pero, nandun ako sa season ng feeling ko marami pa akong gustong gawin. Parang marami akong gustong gawin, pero hindi ko siya gagawin kasi gusto ko rin mag-rest. Yung parang season na gano'n na gusto ko to kasi although 40 na ako, pero parang hinahabol ko yung oras, parang gano'n. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko siya pwedeng gawin at this time, at this season, kasi mapapagod ako. Yung mga little things na gusto ko pa ito gawin, pero that would mean 5 hours lang ako matutulog. Or that would mean hindi kami sabay ni Brian matutulog. Eh, ayoko sinong ganun eh, yung nauuna siya, tapos ako. Or yung mga ganun ba, guys. Little things, pero nag-accumulate kasi yun pag if you do it every day. So, ayun. So, pero ate, ever since na meet ko kayo as a family, naririnig ko na talaga sa iyo yung word na rest. Parang isa yan sa mga ano talaga tumatak sa akin aside yung una talaga yung pagiging homeschooling family nyo. Kasi nga single pa ako noon. Yun yung mga time na naisip ko siya, pero single pa ako kasi nakita ko on how it has been working in your family. And then ang isa ko rin talagang naririnig sa iyo is yung word na rest, particularly yung word na Sabbath. And I also remember college or even siguro nung working na ako, humihindi ka. Hindi laging oo. Ang sasabihin mo sa akin noon is, i-check ko muna kay Kuya Eric mo, kay Kuya Erickson, kung okay or kung pwede pa, kung kaya pa, yung mga ganon. So parang sabi ko, ay, pwede pala yun. Kasi syempre ako noon, I was early 20s. Parang hindi ko naman nakikita yung sense of rest. Kasi I don't know kung young lang ako noon or wala lang talaga sa... Go. Oo, di ba? Kalad ka rin forever, mga tipong ganon. So, pero kay ikaw ba ever since atin ay ano mo na siya? Dahil ba sa IV yan? So parang kasi yung IV, maganyan din yung spiritual retreat, rest. Or was it something that you and Kuya Erickson started when you got married? Or pwede rin ba na napagod kayo at a certain time so na-realize yun na, ay hindi pala pwedeng gagawin? Decided na gagawin namin siya. Okay. Pero noong time na we were young couple and we nakatira pa kami sa IV home. So medyo challenging siya kasi people come and go. No? So baga, ang bahay ay parang 7-Eleven. Yes, kasi yung office nasa taas, di ba? Ganun siya. Nabutan mo ba yung isa doon sa Navy Base? Hindi. Up and down yun. Doon kami muna. Okay. So, yung, I think that was, kapapanganak ko kay Z. Ay, Baguio kasi to ate, Baguio. Yes, Baguio. Ang nasa utak ko, Quezon City, sorry. So, okay. Nasa Baguio kami noon, and Zeke was one. So, nasa, 7-Eleven ang bahay. So, lagi silang nandun. Hindi mo naman mapaalis sa mga bata, di ba? Kaya, papakounsel sa'yo, matutulog na kami. Okay, maingay. Meron yung time, every Friday, we have a Bible study and our television was inside sa room namin. Okay. Tapos, nanonood kami lahat ng Bubble Gum. So, nandun lahat ng mga estudyante sa loob ng kwarto namin. So, naging routine siya hanggang sa parang, nagod ako, natutulog yung si Z sa baba. Yung mga bata nasa kwarto, parang may hindi tama dito. Parang yun yung na-notice ko. And then I was so tired. Kasi kapakainin siya yung mga bata. Of course, part yung calling yun. Alam ko, nakalakip siya. Yeah. At that time, I think siguro may postpartum din ako. Kasi I was just parang ilan pa lang si Z that time. Diba? So January ko sa pinanganak, nasa IV home na kami ng July, August, basta yung mga time na yun. So, siguro baka may part na postpartum doon. And then after nung may isang Friday, sa Saturday umuwi na yung mga bata, nagsabi, okay, so ilayo mo ako sa IV home. So we went, nag-la-union kami, nag-beach kami for a couple of days. And then we decided na we have to talk to the students and tell even the graduates so to let them know that we have to rest. So may kailangan sabihin sa kanila na may araw na dapat wala kayo sa bahay.
Okay. Unless kailangan nyo kami i-meet. Parang gano'n yung pag-i-meet na. Pero hindi siya umubra. Okay. Kahit kinausap namin sila kasi nasanay na sila na kasama kami. Mm. Kasi parang kami yung pinakapami. So, what we decided on was to have travels. Parang quarterly ata, nasa La Union kami. Okay, bababa kayo. Magde-defraud. Bababa kami ako. So, over a weekend, nasa La Union kami. Beach talaga kami, doon kami, baby namin. Sisik, magbabas lang kami. Walang, ano yun, mas madali lang naman kasi magbas. Yeah. So, merong intentional na time na gano'n. And even, nung nasa Ivy Building na kami, mas lalo na yun kasi national director siya eh. So, lalo, papapirma, even Sunday, may meet siya, may mga kumagal, parang masyadong intertwined ang life and ministry. Tapos kasama mo lahat sa trabaho, nasa isang building kayo. So, mahirap mag-escape doon. Yes. Sa, di mo pwede isara lang yung pinto mo, day off kami ha, hindi gano'n. Yes. So, ang ginawa din namin noon, pag Mondays, we're out of the house. The whole day, magmo-mall kami, magmo-mall kami, manood kami sine, para wala kami doon sa confines ng ministry or work, no? Yes. Meron kami, nilalagyan namin siya ng kahit papano ng boundaries for our sanity upkeep. Sabi nga namin, yung sanity upkeep, ano siya, chain, kasi expensive, kasi yeah. Pero naging, yun yung way namin to take care of ourselves so that we can give more of ourselves as well. So yung role ko as a wife, a mother, and minister, no, yun yung isang sinabi mo na. Tapos lahat yun kung titignan mo na sa giving end. And dun siya talaga sa, kung titignan mo yung concept niya, lahat na dun siya as a wife, di ba? Take care of husband, yung routines niya together, yes, as a mother, tapos homeschooling, tapos pag-minister pa. So we really have to identify and find ways how we can always go back to the source. So that we can get more. Okay. Yeah. So, naging decision din talaga siya. And up until now, ate, no, kinapractice nyo talaga siya. Even up until now. Pero, kasi dun sa ministry, ate, nagigets ko na pwede mo siyang isara, pwede kayong umalis, di ba? Pwede kayong umalis and, or, although ngayon, kasi ang dali na rin mahanap because of the social media and all. Pero, ate, how about as a mother? Kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng tarahan or sinarahan niyo rin ba ng pinto sina Zeke and Judd before? Kasi ako ako na-realize ko lang na kung hindi ka rin magsiset ng boundaries or if you will allow your children to enslave you as a mother, pwede. Pwede kang mag-give in sa maraming bagay sa kanila. Praise God nga, you know, I have talked to women like you, na tinuruan kami na hindi kayo pwedeng kalad ka rin ng anak nyo kung ano yung gusto nila. Because there will be no rest pag ganun ang mangyayari. So, paano mo yun ate ginawa? Even when, kasi I'm sure you could still recall when you were a new mom nung dumating si Zeke, nung dumating si Judd. I remember, and then nasa ministry kayo, and syempre nanay ka, you're also a wife. So, paano nyo pinractice pa rin yung ganyan, yung may rest? Kasi ang naririnig ko ngayon is, pag nanay ka, wala kang pahinga. Oo, at ganyan yung edad ng mga anak mo, diba, wala kang pahinga, hindi mo naman pwede iwan sa ref, yung ganyan. Lagay mo sa palanggana. Hindi mo naman siya pwede, parang hindi mo pwede isampay, mga ganyan. So, how did you know, how did you rest while you were with the two boys na halos magkasabay lang naman kasi 4 years is ano pa rin siya eh. Maliit na. Kasi na-imagine ko nag-homeschool ka kay Zeke, toddler si Jad, di ba? So ano pa rin siya, peak pa rin siya ng tutok talaga dun sa kanila. So how did you practice rest during this time? No, syempre, kami ni Erickson, yun nga, na-negotiable ang faith. So, sa amin dalawa, applied na yung devotion, yung dapat pag may meron kaming Sabbath, together, yes, individual, yes, contemplation. Basically, it's, hindi lang naman siya yung pahinga na away from doing things. It's also
contemplation, reflection, para mag-reflect, mag-meditate, or just be silent and doon lang sa isang corner. So, may isang principle sa Baby Wise na sinabi rin namin sa inyo na gamitin, no? Yung couch time, had been in-expand namin siya. So, though growing up, meron kaming time na sa kanila na sabihin namin, oh, couch time to kay mami at saka kay dad nila. So, kahit nandun sila, alam nila hindi nila kami guguluhin. So, alam nila yung time na yon is for me and Erickson. Even then, pag magka-quiet time, we tell them, I'm reading the Bible, I'm praying. So, don't disturb me for a few minutes. Nandun din lang siya. Yun nga, sabi mo kasi sila, nasanay sila na pwede sila sa isang gilid lang. Yes, yes. At magagawin nila yung pwede nilang gawin at hindi kami i-disturb. I remember, meron din yung mga times pag nagtuturo kami o yung nga kapag nag-rest, hindi sila bilang, Mami! Hindi sila gano'n. Daddy, Daddy, Daddy! Lalapit sila, ilalagay nila yung hand either sa balikat or sa to signal us that they want something. So hindi sila nag-ano ng attention. Hindi gumaganon yung blouse mo, ate. Oo. Okay yung buhok mo, mami, mami. Walang ganun sila. Alam nila na lalapit sila, lagay yung kamay. At pag nag-signal sila doon, harap ako at sasabihin ko, it's either, do you want it now? Do you need me now? Parang ganun. So, gagawin ko na, or kung hindi pa, 5 minutes. Hanggang ngayon na-apply nila yun sa lalaki sila, Mami, busy ka. Tatanong, Daddy, busy ka? Or, pero alam na nila yung mga routines, sabi malalaki pa nila ngayon. Pero nung growing up, unti-unti, they get to embrace yung rhythms na yon. So, pati sila, pag nagkakwaitan kami, bigyan ko siya ng babasahin niya. So, basa siya. Or basa kami together, then afternoon ako. Kumbaga, hindi kulang basa iikot. Minsan kasi parang pwede ka mandaya. Pagtulog siya, saka ka mag-quiet time. Di ba? Parang gano'n. So, pagtulog ka, saka ka mag-rest. Of course, magandang i-grab yung opportunity na yun. Kaya lang, yung nga sa Baby Wise kasi yung bata yung mag-a-adjust sa lifestyle nyo. Hindi yung change yung buong lifestyle nyo for the kid. Hindi diba? Buong lifestyle. O kasi gano'n yung nangyayari. Or yung family dynamics just for the kid. So, siya ang mag-a-adjust kasi ba, for meal times. Lunch, breakfast, lunch, dinner. Mag-a-adjust siya dun sa routine na yun. Hindi ka mag-a-adjust ng time ng lunch niya dahil kung kailan niya gusto kumain. Parang gano'n. So sila, unti-unti, we created the routine. Masyadong routine itong mga anak ko nga, gagaling. Sana masyado sa routine hanggang ngayon, applied nila masyado yan. Yung mga rests, yung mga contemplations, yung mga breaks na yun, kasama sila, kasabay sila, and they got to do it themselves and at the same time embrace yung rhythms na yon na not just in respect to us ba dahil natuwa namin yon dahil pati nila na instill na pwede nilang gawin din yung mga yon. Tapos even now yung malalaki na sila, priority yung quiet time. So kapag nag-quiet time, minsan tatanungin namin, are you busy? O ano yung quiet time? Kasi mamaya na lang, kahit na may pag-usapan, may utos, may pag-usapan. So, na-instill yung routine na yun. So, nung bata sila, medyo madali sila sumunod sa, I think, siguro lang, but they will just well-behaved boys, gifted kami doon. Pero at yung may training kasi ate, di ba? Kasi yung Baby Wise talaga, I mean, I saw it train naman with, ano, with resin, na madaling silang i-tweak pagka medyo kulit. Kasi syempre bata naman talaga may kulit pero madali silang ibalik. Kasi nga sa edad nila, consistency is the key. So kapag may routine ka, no? Masasanay sila. Wala pa kasi silang routine. So pag hinayaan natin sila, hindi ma-establish 'yon. So dahil tayo may routine na, hayaan natin sila mag-adjust dun sa routine na appropriate for them. Of course, may short attention span din sila. So bibuild mo 'yon hanggang sa masanay sila. Ganito pala talaga, no? Hindi lahat iikot ang buhay sa kanila. Kasi sa totoong buhay, hindi totoo 'yon. Yes, totoo. So kailangan nilang mag-adapt at yung life nila would also embrace yung rhythms ng family dynamics, how all this rest and work and worship are interwoven together. Yes. So, at saka syempre, yung nga, kung sa, yung sa homeschooling din, kasi you do it by example, and they see it as a family,
then they embrace it. Kasi value ng pamilya namin yun, ginagawa yun. Ni-explain sa kanila. So, I think yun yung helpful sa amin that yeah. had created yung routine na yun na hindi ako masyadong nahirapan. Ay, hirap lang ako pag may sakit sila eh. Kasi syempre, you have to be with them all throughout the time. Yes, diba? Yes. Pag may sakit. Pero hindi rin naman sila ganun kasakitin. So, mm-hmm. those are the times na naisip ko lang na parang medyo difficult. Pero, basically, it was a breeze basically yung growing up and for them adjusting sa routine. Especially yung work din kasi si Zeke when he was in college, ya, alam mo naman ang college, di ba? Pamatay. May biyahe pa siya. Lalo so, na yung course niya. Kasi correct. Pag natapos, hindi pa siya tapos. Kasi may practice pa siya, di ba? Parang correct, nag-a-violin pa yan. Oo, oh, yung course kasi namin, di ba? Parang pag natapos sa biyahe, pag natapos, hindi ka mag-review sa bahay. Eh, siya, hindi mo siya pwede mag-violin sa jeep, di ba? O sa bus, sa bus, diba? Sabi ko nga kung pwede ka lang mag-violin. Pero siya, pag nasa bus siya, dun siya nagbabasa siya, tutulog siya, na-convert niya yung mga spaces na yon into reflection at saka rest. Kasi wala, hindi niya pwedeng kunin sa iba. Pero dahil may mga spaces na gano'n, so we discuss it with him din. Yun yung kunin mong time. Kasi hindi rin siya kasi din mabarkada. So hindi siya tatagal sa barkada. So may mga gano'n. He had adjusted and also had found ways how to, kumbaga, seize yung mga spaces na yon for rest at saka contemplation as well. So it's really important yung time na yon. Kasi spiritual discipline siya, helpful siya for us to grow, to be anchored and rooted, not only in the word of the Lord, but sa faith and how we live out that faith sa life na meron tayo ngayon. And speaking of that, ate, kasi alam ko nga full-time din kayo sa ministry ni Kuya Eric. Even, he's working, di ba? But still, it's a ministry. Tama ba? He's employed. Mas malaki nga ang load. Oo. And you also, kasi syempre, hindi naman pwedeng siya lang yon. Parang you have been partners ever since, di ba? So, paano yung rest nun, ate? Kasi nga, lagi kang nandun sa giving end eh, when you minister to someone, when you disciple students, and now you're in training, you're still mentoring people, yung may mga nangungulit pa rin dyan na parang kami, di ba ate? Mga ganyan. Ate, dot. Na parang lagi ka rin, yun yung pwede ma-reach because of the social media. So how do you rest in this time of, as a minister and since it seems that with social media, you are always, quote-unquote, available. Ako mas intentional about it. Kasi everything is from home. No? Kumbaga, sa bahay na work, ministry, networking, connecting, everything sa bahay, shopping. Salamat sa mga online shopping. No, everything na dun siya. So, I really need, even prior to pandemic, meron na akong routine. Lalo na when I had the cancer scare in 2016. So, I really need to lessen yung load and at the same time, to go back to what I prioritize and value most. Kasi, yun nga eh, dati, I was also tempted dun sa na-lure din ako doon sa go, maras marami kang ginagawa. Marami kang matutulungan. Marami kang mabibless. Pero ate, sisingit ko to ah. Pero ba't hindi ka nga nag-go big on that? Parang ba't hindi ka nag-vlog? Kasi ang dami mong alam. Tapos ang tagal mo na nag-homeschool. Tapos alam ko nagtitrain kayo ni Kuya Erickson. Pero never nyo, yung EDV Ministries, di ba? Pero never nyo rin naman siyang pinalaki. Mm-hmm. Parang bakit hindi? Ganun. Kasi nga, yung value, yun pa rin yung non-negotiable. Okay. And yung metrics, yung kumbaga, yung metrics ko ng success? Hindi sa numbers, hindi sa wide ng connection. Mm-hmm. Everything kasi for me, I embrace as opportunity.
It's just an opportunity given for me. So kung meron siya, din gagawin ko sa kaya ko. And it's always, lagi siya pag gagawin ko pa siya, paano ako mas mapapalapit sa Panginoon pag ginawa ko to? Okay. So, yung second na question, paano ko matutulungan yung iba mas mapalapit sa Panginoon pag ginawa ko to? So, lagi doon. Kukuha na ba ako ng tissue, ate? Lagi siyang umiikot doon. Okay. And I don't want to be enslaved by the metrics ng numbers na I have ministered to many, or yung fame na sikat yan si Dot, ang daming alam niya na dahil feeling ko sikat naman ako at may own right, pero parang yun nga yung contentment na kahit naman dumami yung gawin ko, kung hindi pa din siya yun yung sa tingin ko na inalaw talaga ng Panginoon for me to do it. Kumbaga, I just do it just for the sake of doing it. Parang, yung ganun, di ba? Parang, wala ka na choice eh, naka-oo ka gawin mo. So, every project, every ministry opportunity, I always go back dun sa dalawang tanong na yon. Paano ako mapapalapit sa Lord pag gagawin ko to? Kasi pwede hindi ko naman gawin, kahit hindi ko naman gawin, si Lord naman nagagawa din nun eh. Hindi ko naman sa other people to do that. Yeah. Di siya nakasalalay sa mga kamay ko. Kumbaga, early on in the ministry, alam ko yung lure ng Messianic complex na I have to do so many things na pwedeng ibalot siya sa ministry. So, I was very conscious about it, yung guard, pag-guard ng self. Na even if I do not do that, the Lord will still have some ways to do it, to reach other people, to minister to other people. Yeah. So, yung mga ginagawa is always anchored on my identity sa Panginoon. Hindi siya sa kung anong kaya kong gawin. So sa atin, di ba, sa InterVarsity, we have been teaching about the doing and the being. So the last, ang highlight sa doing. Di ba, pag napakalala ka, ano ginagawa mo? Sa kapupunted, laging ganon. Minsan maganda na yung being ang highlight. So sa atin, personhood yan eh. So, yung personhood ko is so anchored on, and I'm so contented with who I am in the Lord and whose I am. So, very contented. Kahit gawin ko yan, sisikat ako pag ginawa ko yan, and then so what? So, or, parang ganon. So, lagi akong pabalik sa, I'm just contented with what the Lord is giving me. Iba pa akong mga, kumbaga, being a mentor, and being a minister is just a parcel of who I am. Okay, yes. I am a mother, I am a wife. Ang pinaka, I am the daughter ng Panginoon. So, expression actually yung mga yon. Pero hindi siya mas mabigat kaysa sa heart. So, and then the spiritual discipline is, kumbaga, essential yung mga yon to contribute to who I am. Not just dun sa doing, but to take care of my being. Yes. So, yun yung ever since na very, very important yun. Lalo na nga nung nagka-cancer scare. Kasi sabi ko, papatayin ko ba yung sarili ko? Parang gano'n. Sa paggawa ng mabuti. Parang gano'n. Of course, I hindi ko din i-discredit na dapat hindi tayo gumagawa ng mabuti. Yeah. Kaya lang, I am not defined by just giving. I am also defined by how I receive from the Lord. At wala, no amount of doing good can I make the Lord love me more. Yes. Or kung hindi ko siya ginawa, may bawas. Yes, may bawas po. I am very contented with who I am. Yes. What I can do. Yung competence na yon. Yeah. So, when people ask about homeschooling, I help people. Parang thinking na, hindi ko kailangan gumawa pa ng program to reach more people. Kasi the people that the Lord had brought to my path, sila yung pwede kong tulungan. I train organizations. Nag-upscale din ako ng competence ko, kaya ako nag-MBA. Pero kung sila rin lang yung binigay ng Panginoon, sila rin lang yung tutulungan ko. So it's always a season kasi for me. Yun nga, tsaka ministry opportunity. Everything is a gift. Yeah. So, lagi siya naka-anchor sa doing and being ko. Hindi lang sa what I can do. I know I can do a lot. Pero
yun nga eh, it also, I also guard myself from parang basking so much on what I can do. Mm-hmm. Pero I would love to bask doon sa knowing who I am in the Lord. Yes. Regardless of what I do or what okay. I do not do. Pero ate, balikan ko lang yung sa'yo yung success metrics. Tama ba? Did I hear that correctly? So, kasama dun yung rest. Correct. Parang, so, kasama siya, tama ba? It works that way na parang you were able to do this but at the same time you were able to rest. And, kasi dun sa, na-share namin sa counseling ata namin with you, yung non-negotiables namin. Mm, yes. Di ba, faith, you know, given yon. Tapos, ang pangalawa namin ay family. Mm-hmm. Ang pangatlo namin ay health. Mm-hmm. At ang apat ang ministry. Mm-hmm. So, lagi namin pinagalingan, you cannot give so much of yourself kung kulang ka. You don't run on empty vessel or yes. empty gas, di ba? Mm-hmm. Tatakbo doon. Mm-hmm. Hindi meaningful yon sa recipient and for you. Mm-hmm. So, hindi mo talaga sila matutulungan. So, we need always to go back doon sa source. Of course, mm-hmm. meron yung time na talagang pagod ka, pero the Lord strengthens you. May ganong cases. Pero, mas madalas pa din, yung prepared ka. Kasi alam mo kung yun yun. And you're ready to give your best. Because it is the Lord's work. Yeah. So, it is pwede na. No? Or not, yung stretching so much of yourself too thinly. Mm-hmm. So, wala ka naman talaga na-accomplish well. Yeah. So, lagi ang gauge namin, yung meaningful projects for us and for the clients or for yes. the pagmaministeran. Kung both mm-hmm. ways na yun ay meaningful sa amin, then we do it. Then I do it. Yeah. Ate, na ngayon ko lang naisip, hindi ko to nasama dun sa list ng tanong. But ako personally, naiisip ko that I need to work more because, or not really me, even the other people, even the other wives, okay, parang wives in general, that they want to do more. They want to do something on the side to be able also to help their husband. Providing, not necessarily na sila yung main provider. Pero, you know, to be able to, kasi it's reality that we would need to have money, di ba? Day-to-day living and all. So, there is a push work na para makatulong, para tumulong. And sometimes we get caught up with that. Kasi nga, pag nasimula na, you would sometimes want more. So, paano yung thinking nito ate na parang kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko kumita ng pera. Ang nagiging result is bawal magpahinga kasi kailangan kong kumita. Parang ganun. Parang wala akong choice kasi kung hindi ako kikita, hihirapan kami as a family. Magpapayad akong Meralco, magpapayad akong tubig, may pang-rent, etc. etc. So, paano yung ganun, ate? Mga reality naman yun. Tension yan. Yes. Kasi you would like to, mga, a family na kahit paano maayos, no? Yung hindi naman super provided, pero at yes. least you have what you need, no? Mm-hmm. May tension naman talaga. Kaya lang, yun nga yung success metrics mo. You always go back, what would you like to achieve in working? So, kung pera lang siya, I think it will not pull you through. Mm. So you really need to find reasons behind or beyond having extra money or for extra expense so that you can buy what you want. Diba? Mm. Kasi kung yung need, kung covered na, then bakit kailangan pa ng extra? Parang ganoon siya. Tapos of course you have to discuss it with your husband kung paano yun. Tapos nga, may cap ka. Meron kang not only cap for how much you would like to earn or to help. Kasi yun yung magiging drive mo to work more. Yes. At yung reasons din. Yung, I think, for me, kaya ako nag-work on the side, no? I established yung maliit naming training outfit. It's because I would like to share to people what I know and to help organizations. Okay. So, ang reason ko doon is not to have extra money. Mm-hmm. Hindi ako sumisingil ng pagkaya, assessment mo muna, pagkaya ng kumpanya,
kasi yung mga BIR ka at mga ano na minimente. So, magka-presyo ako sa kanila. Pero ang main ko na fulfillment is how I was able to help the organization, particularly like strategic planning yan, or with organization development, change management. So, I think yun yung main na kailangan hanapan ng wife o nung wife na gustong mag-work. It's not just helping the husband provide or not only their needs but for their wants. But may, ano yun, nag-grow ka ba? Dapat may mas malalim na hugo. Nag-grow ka ba as a person doon sa work na yun? Is that yung work na yun glorifies the Lord? Kumbaga, ganun siya, in all aspect din of assessing. No, alam ko yung tension na kailangan mo. Kami nga ngayon, nag-increase yung rent namin, kalilipat lang namin. Para isipin mo yung rent, isipin mo yung tuition fee. Oh, tapos magka-college si Jad nga pala, yeah. Pero ever since, we have never been in lack. No? We were in the full-time in the ministry for most of our lives, na prime years namin. And we have never experienced yung kasing walang-wala. Of course, we were in need. May mga utang, may mga... Pero, the Lord had always provided for our needs. And, yun nga, ano yung metrics mo ulit doon? Yes. So, babalik ka ulit doon. So, ano ba? Okay naman na yung need. So, why do I want more? That's a good question. Why do I want more? So, if you want, ikaw maganda, gusto mo mag-work, fulfillment mo yung sa sarili mo kasi yung competence. Minsan may time na gano'n, no? Parang I think the first few months ng pandemic, wala akong project. Sabi ko kay Erickson na parang feeling ko nabubobo ako. Gusto ko may gawin. So, gumagawa ako ng ano curriculum. So, may mga training ako na dinevelop during pandemic. Parang ready na lang siya. So, I have found ways na pwede ko pa din i-harness yung competence ko. Parang gano'n na. So, yun nga, kailangan mong hanapan ng reason why would you like to have more. More money ba yan? More projects? So ate, pwedeng magpahinga kasi there is nothing that you can do that will change God's love for you, even you're in the ministry. Diba? Correct. Parang hindi siya dagdag bogey points. Siguro din sa family, maganda na recognize din yun. Kumbaga, lalo na sa husband and wife, yes, na ma-fully recognize ng spouses na hindi porket nag-work ka, mas mahal ka ng asawa mo. O nagdadala ka ng extra money. Yeah. O mas mahal ka niya. Or mas mahal ang mga anak. Oko, kung maraming extra, diba? Kasi yung nabibigay sa mahal. Kumbaga, yun yung ganong... meron kayong understanding as a family. Kami, yung sinasabi ko ngayon, si Zeke agad nag-presenta. So sabi niya, Mami, nag-work naman ako. Ganun agad siya. Hindi mo kailangan na mag... Siya agad yung nag-presenta. I can give a point, kumbaga, percentage from my sweldo for the rent, for the... Ano, ganyan siya. So iniisip niya na kaagad yun kasi na-embrace niya na it is a family thing, hindi lang siya. Although hindi na kami humihingi sa kanya ng malaki sa amin, meron lang siyang sinasalo na part ng bill na siya ang pumili. Kumbaga, hindi siya required. No? Pero may sakinakan siya kasi, pamerienda ka naman. Pagpapamerienda yan siya. Pag narinig niya na pagod ako, so kaya ginagawa ako, sabi niya, sige mami, request. Eh ngayon ako nagugupit. So pag nagpagupit siya, siya magpapabili ng lunch. So yung mga ganun, I think it should be agreed as a family as well. Yung success metrics ulit. So babalikan niyo, what do you want to get from this as a family? Of course, una yung ikaw as a person, then kayo as a married couple, and then as a family, lalo na kung the children are, who can process it already. So you need to include them in the decision as well. Kasi, baka nga, you was hung up yun eh. Baka marami kang time na binigay sa work, but your children were expecting for you to be there. Nasa bahay ka nga, pero as if wala ka sa bahay. Yung gano'n. Yes. So, kung lahat kayo ma-identify yung mga reasons na yun, and you really need to agree to it. Minsan maganda lagyan ng timeline. Strategic planning para masyado yung sinasabi ko, pero applicable talaga. Yeah, actually totoo.
So kung may timeline ka parang ngayon, I'll test the water siguro for the next 3 months. I'll try to do this, this business. Di pag hindi, hindi natin tuloy, no? Pwede iba naman. Ganun naman kasi siya, trial and error din minsan sa mga gusto mo. Lalo na ngayon, hindi natin control yung results dahil pandemic. Hindi lahat ng online business kikita ka. Parang ako, yung training ministry ko, ang ganda ng niche nun. Wala pa masyadong gumagawa niyan, mga in-house, yung customized training. Pero wala mo silang pera. Yeah. Ano control yun? Ang pandemic na to mukhang walang deadline. Diba, hindi natin alam. Pero atin na, ang hugot ng rest, it's something, kasi diba, everything naman is connected to, everything is spiritual, diba? Parang, ako talaga, when I have had a personal relationship with the Lord, parang it's all of things, diba? Parang Christianity is not only connected to what we do, that is, parang yung Bible reading, ministry, and all. Pero, all of life, diba? Christianity is really all of life. So with that, rest is also anchored, tama ba, with our relationship with the Lord. Correct. That we could rest because we have God. Mm-mm. This is a thought na madaling sabihin na we can rest because God is ever-present, God is our help, that we could, you know, yung sa Psalms na lay down on green pastures and all. But when applied to life, as a nanay and as a wife, parang masyado na siyang masalimuot. How? Kaya nga, you really need to be intentional about it. So, syempre, command din siya, di ba? Honor the Sabbath. Mm-hmm. So, it's not just applicable when you feel like it. No, kami, ang Sabbath, basically, parang bumabagsak ngayon, Monday. Sundays namin, nasa given, lalo na pre-pandemic, ako, ang daming board meeting, ang daming may... Actually, ngayon din, no, katatapos ko lang nag-step down ako sa board ng sa church, hindi ako nag-renew. Mm-hmm. Gusto ko muna, parang sabbatical leave ako sa mga board roles ko for this year. Okay. So, gusto ko muna mag-rest talaga siya. Mag-rest ako and just spend more time contemplating. Nagtumutulong pa rin ako once when I'm needed. Mm-hmm. Pero yun nga, you have to be intentional about it. Hindi siya pwedeng once in a blue moon kasi hindi mag-a-adjust yung memory, yung body, yung brain natin doon. So we really need to train our body sa embrace doon sa rhythm ng rest. Hindi naman necessary laging mahaba. No? Minsan ako, may mga short time lang for meditation. I walk sa mga halamanan ni Erickson. Minsan po sa pagluluto sa akin, contemplation yan siya. Dati, kumakanta-kanta pa ako, nag-compose ako, gigitara lang. Wow. Hindi ko masyadong ginagawa yan siya. Parang hindi siya means ko yun ngayon. Mm-hmm. Sa akin ngayon, just being silent, no, reading, yung breath prayers, minsan yun lang ako. So, may mabasa ako mga, lang yun, dami namin kakilala ng mga COVID positive or namatayan. So yung mga panandali ang katahimikan just to pray for people, yeah, to ask the Lord how to pray kasi ang hirap pag-pray sila. Of course, mag-connect ako praying for you. Pag sinabi ko kaagad doon, how can I pray for you, magsabi sila, pinag-pray ko talaga kaagad. So yung mga spaces na yon, I seize them not only for me to rest or to be silent or to it, but also 2 minutes. So, hindi naman kasi siya, wala ka nang ginawa, hindi na rest. So, pwede may gawin ka pa rin, pero restful din siya sa'yo. Parang so, yung unhurried life for me is integration of all this. Of course, yun nga, intentional ka yung sa rest, sa contemplation, sa meditation, Bible reading, devotion. Discussing actually, you know, kami with the family, yung life questions, yung hard questions ng life. You know? Is also the reflection din yun, sharing naman sa ating five-time sharing. Pero ngayon, mga theological reflections sa mas mabibigat na pinag-uusapan. It's still rest actually. So hindi siya necessary na individual lang, sure. But you can do it as a family as well. So you read together kami sa gabi. We have devotion, we share our blessings and we pray together.
over meal times, hindi na kami nagbe-breakfast together lang kasi yung mga bata tanghali nagigising. Mm-hmm. Pero lunch and dinner ay important na dapat magkahit busog pa sila, nag-breakfast sila 10:30, 12:30 lunch na kami. Mm-hmm. Kakain at kakain sila. And we discuss things, nakwentuhan kami. Mm-hmm. So yung mga routines na to, in little ways, help us, o ako, natulungan ako to be more contemplative, to be more intentional about yung unhurried life, no? Yeah. Yung unhurried life for me, yung posture siya ng trust and faith. Okay. So everything is not within your control. Mm-hmm. Knowing that the Lord is in control of things mm-hmm. is so liberating for me. Mm-hmm. So, yung unhurried life, no, yun nga, very liberating siya kasi hindi ko kailangan gawin. Pwede ako ang pahinga. No, unless yung sinain mo, masusunog, no? Iba yun. Yeah. Pero yung point of kaya nga may Sabbath, because the Lord had ordered everything already. Mm-hmm. No, no, sa creation account. Mm-hmm. Hindi dahil napagod si Lord nung nag-rest siya. Mm-hmm. No, kasi nag-rest pagod siya. Yeah. Nag-rest siya because everything is already in place. Mm-hmm. So, tayo din, we will rest because we know everything is already in place sa kamay ng Panginoon. Mm-hmm. So, it is a call for us to faith and trust. Mm-hmm. No, yung posture ng unhurried life. Mm-hmm. So for me, laging ganun yung picture ko niya. And yun nga, nothing will change. Kung gagawin ko, hindi ko gagawin for me to be loved more or less ng Panginoon. Mm-hmm. So now, ang sarap-sarap nun sa akin, liberated. So nung una, parang, eh, kailangan kong gawin. May mga nag-aantay. Ano na sabihin nila? Pastor's wife ka. Mm-hmm. O ano, ano na lang sasabihin? Staff worker ka. Mm-hmm. Dapat always ready ka. Always ready. Kaya alam na, natutunan ko na may ano, process person din kasi ako. So may process din yan. Yeah. Kaya mo yan ayusin in a such a way na hindi ka pagod na pagod. Mm-hmm. Pero you are at your best pa din. Mm-hmm. And you are also taking care of yourself. Kasi ang self-care is also soul care. Yeah. So yung kaluluwa din natin ay kalmado, mas naayos kapag alagaan din natin ang sarili natin. Kasi nga sabi mo nga, di ba, all of life, wala tayong dichotomy dyan. There's no dichotomy na mas spiritual tong ginagawa natin. Yeah. Uh-oh. Itong spiritual discipline siya. Kesa sa yung mundane. Pero everything is sacred even in the everydayness of our lives. And I have learned that early on sa ministry. No? Yung mundane na to na sabi ni Oswald, si Lolo Oswald Chambers, sa may Atmosphere His Highest. Sacred yon. It is divine. Mm-hmm. Whatever, sabi nga natin, whether we eat or drink, di ba? We do it for the Lord. So, bakit biglang sa application, hindi natin gagawin, di ba? Mm-hmm. So, even while we are cooking, taking care of our children, of course, intentional ka sa rest. Yes. Pero, yung seeing God in our routines can help us be restful, yung mind be at peace. Of course, parang may time na tumakas din yung anxiety ko itong pandemic, no? Parang maubo-ubo ka lang, sakit na ba ako? Nakuha ako. Nasamid lang, no? Oo nga, nakuntik-em, bawal ma-em. Nakakataas ng anxiety. Mm. Iba yung ginagawa din ni COVID, no? Takes toll on our mental wellness. Pero nga, there are means and ways and tools and practices that we can do to help us manage. Yun yung pinaka gusto ko dun sa unhurried life, yung posture of faith and trust which is liberating for me. Now, it takes a while, no, bago maka-adjust doon, parang higa-higa ka na lang ba? Oh, parang tamad ba ako? Dahil pampahinga ako.
Oo, kaya nga, yun nga, dapat alam mo pa rin na love ka pa din ng Lord kahit na may mga hugasin na nag-aantay dyan. Oo. O may labada na nag-aantay dyan. O tiklopin sa'yo. O tiklopin, yes. Mga tiklopin, kahit na ilang araw. Nag-improve ako ng point 2. Good job to improvement. Kahit na nag-aabang yan, okay pa din yan. Siya lang nalang, wala nang pumupunta sa bahay natin. Oo. Ako noon ang bahay namin, tambahin pa din kahit na hindi ay ikon. So, kahit pa paano, may, kaya lang sila, nakikita nila, may hugasin, may, may labahin. Kasi nga ako, parang, what you see is what you, this is how we are as a family. So, hindi ako nag-adjust para, alam mo, kita nyo, surface, no? Kumbaga, immerse yung mga totoong kakilala namin sa pagkakilala namin sa bahay. So, early on in the ministry, I have learned that everything is sacred. No, nakakatakot yun and liberating at the same time. Nakakatakot yun kasi, you have to be careful as well kasi alam mo na sacred yun. It's divine. It's Lord's work. It's the Lord. It's borrowed din natin, no? Correct. Pero liberating. Kaya nga you have to put a perfect blend doon. Siyempre, makakamali tayo, magkukulang. Buti na lang, forgiving ang Panginoon. Yes, yes. And play to let, bagong araw. New mercy, every day. You know, we think about it. Yeah. Then, are we too hard sa sarili natin? Applying it, lalo na sa ating mga nanay. Parang, kailangan mo. Masyado kasi yung mentality na yon na well-celebrated kasi yung nanay na wearing so many hats. Yung nanay na doing everything at home. Lalo yung stay-at-home mom, doing everything na walang yaya, walang husband. Well-celebrated yan eh. Pero, yun ba ang gusto natin? do we want to be identified with that? That's the word metrics. Metrics ng world yun. Pero sa atin, ano yung metrics natin? So, yun yun. We need to identify yun. If you share some of the world's metrics, then it's okay. Hindi ko yun ginajudge kung yun yung reason nyo. So, as long as you have concrete reasons why you would like to do all this, and you are contented and satisfied and fulfilled, and you it's clear to you that it's the Lord's work, then why not? Yeah. And I think din ate that God will not ask you to do something that will require no rest. Diba? Correct. Yan sasabihin ni Lord sa'yo na kailangan mo itong gawin at pag ginawa mo ito, hindi ka magpapahinga. Kasi nga, parang joke natin, diba? Ayan, nagkasakit ka na, forced rest. Yeah. Sinasabi ni Lord, magpahinga ka. Pahinga ka na. Diba sinisipa si Lord sa pagod? No. Hindi naman ni-require ni Lord na mapagod. Eh, ito naman yung nagpapakapagod. Oo. Eh, tayo naman yung napakapagod. No, siyempre. Mag-react yung katawan sinabi natin. Sinabi lang ni Lord, you will work. Diba? Siyempre, pagpapawisan ka and all. Correct. Pero may pagod na kasama. But it doesn't mean na walang rest. Oo. Diba? Although yung nga kasi parang masyado kasi natin kinoconnect yung work with the chapter 3 sa Genesis, di ba? Yeah. Kasi you will toil because of sin. Yeah. Kaya lang, na-redeem na tayo ni Jesus New Testament. Yeah. It's still a work in progress. Of course, pagkatrabahuhan pa rin natin yun. Kaya lang, yun nga, sa time natin ngayon na we have the Holy Spirit working and dwelling within us, hindi naman sinasalungat ni Old Testament ni New Testament. Mm. Diba? Yeah. Integration yan, it's moving together. At ang pinaka goal natin is Christ-likeness, no? Mm-hmm. We are being prepared doon sa time when we will be with the Lord forever. Yeah. So, why experience mo? Dapat dito muna sa earth. Kasi sa langit, hindi natin experience. Dapat hindi ka na. Or gawin na to dito, ganyan. Oo, baka wala sa langit. Baka wala sa langit. So, hindi siya ganun nga. Kaya nga, it's a matter of rootedness ng not only ng perspective, at ng value at saka yung ang pag-anchor mo, yun pa rin sa identity mo at kung sino ang Panginoon sa'yo. So, doon naka-anchor lagi for me why unhurried life is something that I practice and live lalo na ngayon time ng pandemic.